Yun, napakinggan ninyo ang nagsasalita si Jonila Castro at kasama niya po yung nakadilaw na si Jed Tamano. Sila po yung sinasabi na di umano'y dinukot pero napag-alaman kinalauna na sumuko sa mga sundalo. Pero sa kanilang press conference na isinagawa ng NTFL-CAC, pinahiya po nila ang gobyerno at sinabing sila po ay dinukot ulit at pinuwersa lamang ng ating gobyerno. Ito po, panoorin ninyo. Yung pahayag nila, nakakagulat po ito nung nakaraang araw kung saan ginulat nila ang sambayan ng Pilipino, pati po ang NTFL-CAC, at sinabi po nila na sila po ay dinukot ng mga sundalo. Ng mga militar, sa kayo ng van, napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tanging hangarin, ipaglaban ng yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Naalala nyo yung sinabi sa atin dito ni Kadya Priscelis noong 2022, nung naimbitahan po natin siya sa ating programa. Kapag ka ang mga kabataan nagsasalita ng mga wika katulad po ng pasismo, mag-iingat na po tayong mga magulang sapagkat sigurado 99% napapasok na po ito ng mga makakaliwang grupo. Tuloy po natin, gumamit siya ng pasismo ha. Gumamit po at magpatuloy po natin ang panonood dito po sa video. Ang problema doon yung mga mangingisdang mawawala ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga pagkilos. Para masupilan yung mga kabataan, yung mga mangingisdang nandun. Yun ang tunay na issue dito. Katulad lang din ng sinabi ni Jonila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumarender dahil pinilit lang po kami. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil po. Pagka nagsisinungaling, napaghahalataan mo talaga sa mga sinasabi, ano? Ang nagsasalita po ay si Jed Tamano. Yung kaninang nagsalitang una, si Jonila Castro. Huwag po tayong magpapatakot sa CPP-NPA. Eh sa bagay, ako kaya ko po kasi nasasabi yan, dati po akong pulis at kalaban ko po talaga noon pa ang CPP-NPA. Pero sa mga ganitong pagkakataon, mag-iingat po tayo sa mga mapanlinlang na metodolohiya na ginagawa po nila. Kaya naman, mag-ingay din po tayo katulad po ng ginagawa nilang pag-iingay ngayon sa harapan ng publiko kung saan sinisira po nila ang gobyerno at ang institusyon na nagpapanatili sa ating demokrasya, partikular ang Armed Forces of the Philippines. Sa pagkakataong ito, iniladlad nitong si Colonel Harold Cabunok ng Philippine Army ang kasinungalingan ng mga kaparaanang itong ginagawa ng mga CPP-NPA. Wala namang problema sa pagpapahayag o sa kalayaan po natin sa pagpapahayag. Pero dapat ginagamit po natin ito sa tamang kaparaanan. Makikita kung gaano po kasinungaling ang mga tao na ito, lalong-lalo na ang mga nasa likod nito kung gaano po sila kademonyo. Reaksyonan po natin at namnamin natin ang mga magagandang sinabi na kaalaman po dito nitong si Colonel Harold Cabunok. Panoorin po natin at dahan-dahan po nating reaksyonan ang kanyang newly uploaded video. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa kanya o subscribe, pakisubscribe niyo po si Ranger Kabunski Vlog. Malaki po ang kanyang channel, 421,000 subscribers po ito. At pakishare niyo na rin po ang kanyang vlog.
Anyway, ibababa ko po ang link ng kanyang video sa ating comment sections at kung maaari, pakishare po ninyo sa ating mga kababayang Pilipino para kumalat ito pong tamang impormasyon na inilad dito nitong si Colonel Harold Cabunok. Binalatan niya, ika nga ng buhay ang mga sinungaling na mga bata na ito ay hindi na pala sila bata sapagkat ang edad nila ay mahigit sa 20 anyos na. Dahan-dahanin po natin reaksyonan ang kanyang video, mga tol. Nakakainis tong balitang ito. Alam niyo, parati na lang bubuksrado ang mga sundalo kapag mahusay ang propaganda ng mga nakakaaway ng gobyerno. Propaganda! Mga kaaway ng gobyerno! Iba't ibang kaparaanan ng propaganda ang ginamit po nila simula po nung naitatag ang CPP-NPA sa aking pagkakatanda, December 26, 1968. Itinatag ang Communist Party of the Philippines at makalipas lamang ang ilang buwan, March 29, 1969, itinatag po nila ang New People's Army. At simula noon, sila po ay naghasik ng lagim. Libo-libong buhay ang nawala sa ating mga kababayang Pilipino. Bilyong halaga ng mga ari-arian ang nasira at higit sa lahat, daan-daan o libong mga pamilya ang nasira dahil po sa maling ideolohiya nito pong CPP-NPA. Malapit na po silang matapos at wag na po natin pahintulutang makabuelo pa ang mga ito. Ayon sa ating gobyerno, baka sa katapusan ng taon na ito, tuluyan ng magapi ang CPP-NPA. Kaya yung momentum, panatilihin po natin. Itong mga CPP-NPA, nagre-resort na sila sa mga talagang hindi mo inaasahang taktika at estratehiya ng paglalaban nila ng kanilang ideolohiya. Katulad po ng nangyari na pangpapahiya sa ating kasundaluhan at sa ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC. At dahil kailangan din, pagtanggol din namin ang aming sarili, personally, kailangan magsalita rin ako at ipaliwanag ko sa inyo ano ang katotohanan sa likod nitong kaguluhan na kunwari may dinukot ang mga tropa, mga kapwa o sundalo na ngayon ay inakusahan ng mga human rights violator na di umano ay nandukot ng kabataan. Ay, correct lang natin ang bahagi. Human rights violator kasi ang paniniwala, syempre, ni Colonel Harold Cabunok. Itong mga CPP-NPA ang talagang human rights violator. Ngayon, pinagdidiinan natin, ha? Sabi niya rito, kasinungalingan. Kasi kanina sa ating previous live streaming, binabalansi ko pa nakakuha na kagad ako ng batayan para sabihin kong sinungaling ang mga tao na ito. Ito ngayon ang dapat nating paniwalaan. Ang katotohanan na ipinapaliwanag sa atin ni Colonel Cabunok. Totoo ba talaga yun? Yun ba ay sensible na mangdukot at sundalo dahil ang mga kabataan na ito ay kumukontra sa pulisiya ng gobyerno? Really? Panoorin natin dahil ito ang kanilang kwento na sila ay naipresent sa media pagkatapos nilang voluntaryo na sumuko. And kwento ko sa inyo, base ito doon sa pag-uusap ko mismo sa mga officers na involved dito sa kanilang pag-surrender sa ating pamahalaan. Pakinggan natin ano yung sinasabi nila noong sila ay naipresenta sa media at ito ay pagkatapos na sila ay sumuko, sinundo sila sa Gua-Gua, Pampanga ng tropa ng nitong 78th Infantry Battalion. Sige, panoorin natin ang anong sinasabi nito si Junila. Junila, hi! Mayroong nag-re-regard sa'yo, yung mga kasama mo nung nagbibitwit kayo ng Hamas. Oo, oh, di ba? Regards daw sa iyo, Junela Castro, nung nagbibit-bit pa kayo ng armas, pinapabati kay Colonel Harold Cabunok. Merong ebidensya ang ating gobyerno, ang Philippine Army, na sila po talaga ay kasama sa armadong pakikibaka. Ipakilala namin sila sa madla, later on, ha, Junela? Dahil may picture pa lang kayo, magkasama kayo doon sa putok eh. Ha, may balbit-bit kayo ng armas eh. Ganang araw po sa lahat, Jeff. Hinahin na namin na magsalita ngayong araw para tutulad ka ng si... Aktivista lang daw. Walang problema po. Klaro lang tayo ha. Wala pong problema.
kung meron tayong mga kababayan, mga kabataan, ang kanilang advocacy ay environmental protection, mga environmental activist. So wala akong problema yun. Pero kung ikaw ay... I agree. Kasi karapatan po ng bawat Pilipino ang magpahayag ng ating saloobin. Ano? Kung hindi ka kontento sa gobyerno, pwede kang mag-criticize. Dalhin mo sa kalsada as long as naaayon ito sa rules and regulation, kumuha ka ng permiso, walang problema. Pero kapag ka ginagamit mo na ang kalayaan mo sa pamamahayag sa isang illegal na bagay, katulad po ng rebellion, ngayon terorismo, hindi na po yan tama. Dahil nagre-resulta na yan sa kamatayan, pagkasira ng mga ari-arian, at takot na nararamdaman ng lipunan. Hindi yun tama. Kailanman hindi maitatama iyon kahit sa anong pagkakataon. Kahit gaano mo sabihin na ikaw ay nagpapahayag lamang sa malaya mong karapatan, sa iyong karapatan bilang malayang pamamahayag na wala ako tuloy bigla. Tuloy natin mga tol. Pinangling lang, gamit ang mga legitimate ng mga advocacies, yung pala nag-aarmas ka na, tapos maghila ka ng iba pang mga kabataan, magtatarkit ng iba pang kabataan, na kagaya nito si Jet Tamano, ito ay stepdaughter ng kasama namin. Ito ay nating nasa armed forces, no? Yung si Jet Tamano. Alam mo, revelation to, no? Hindi natin alam ito sa mga napapanood lamang natin sa balita. Siya ay stepdaughter ng dating kasamahan sa kasundaluhan. Kasi retired na po yung kanyang stepfather. In fact, sa mga susunod na bahagi nitong vlog nitong si Colonel Cabunok o siguro sa ibang balita ko napanood, nagsalita po yung stepfather niya. Nagulat kasi hindi po niya inaasahan na ganun ang sasabihin ng kanyang stepdaughter. Father, siya ay nahila papunta dito sa grupo ni Junila. At si Junila, mamaya later on, may mga kasama siya na magpapatunay. May picture na sila eh. Ah, nasa bundok sila. Parang si Alex Pakalda lang ito. Siya lang ay ordinaryo na aktivista, pero yung pala, ando na siya sa Amadong Grupo. So ito si Junila Castro, actually ay nasa Amadong Grupo. Panoorin natin, ano bang sinasabi ni Junila? At mamaya, kwento ko sa inyo, ano ang nangyari? Bakit napunta sila sa CBDF in Patrick Patalo? Ito ang sinabi kanina, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. Mm-hmm. At gusto namin malaman, tanong na dinukot ba kami o kung sa kami, voluntaryo kami sumama. Ang galing niya. Ang totoo po ay, dinukot kami. Yung mga militar, kayo ng guard. O, tingnan mo na natin ha, pagtagpiin mo na natin. Mga ilang linggo lang nakaraan ay di umano, dinukot ang mga, maraming nag-alarm. Dinukot daw sila sa may Orion Bataan. Okay, Orion Bataan ha, doon sila dinukot. Sino ang mga nagpakalat ng pandurukot na yan? Mga aktivistang grupo, mga left-leaning group. Wala naman kasi actually sa balita ito eh. Pero hindi pa nila sigurado na kung ano ang nangyayari. In fact, sinasabi nga ng ating authority, hayaan niyong mag-imbestiga ang kapulisan diyan. Pero concluded kagad nila na dinukot yung kanilang mga kasama. Pala, scripted ang lahat. Kasi eventually, ganito ang gagawin nila, ipapahiya nila ang kasundaluhan. Tukot, nakasakay di umano ng van, at sila ay nawawala, kaya pinaalat nila sa lahat ng news na may mga environmental activists ang nawawala. At mayroon kagad na comment, baka militar ang nagdukot niyan, kasi parating nanurukot ang mga militar, mga abusado. Pansimpap kagad ang militar, diba? Pero wala pa silang prueba eh. At marami na tayong mga example na sinasabing binukot yun pala ando sa armadong grupo, kagaya ni Alex Bakalda. Mga gawa-gawa lamang, mga kaparaanan nila para kumuha ng public sympathy ang estilo na yan, mga tol. Kaya sa mga magulang po natin, ha? Sa mga magulang po dyan, na may mga anak po na binatilyo, dalagita, ang edad ay teenagers, mag-ingat po. Pag-ingatin po natin ang ating mga anak. Constant communications ang kailangan po natin sa kanila. Lagi po natin kausapin
alamin po natin kung ano-ano yung kanilang mga kinakaharap sa araw-araw at i-observe po natin yung kanilang mga pananalita. Kasi doon pa lamang sa pananalita, marerecognize na po natin kaagad kung meron po silang pinapanigang grupo katulad po ng CPP-NPA. Kapag kalumalalim ang kanilang Tagalog na hindi naman dati ganun sila magsalita at ang mga termino na kanilang ginagamit kadalasan nakikita po natin sa ating sa mga kababayan natin kumalaban sa ating gobyerno katulad ng pasista, Panginoong may lupa o ganun eh no, landlord. Tapos panunupil, mga ganyang mga salita na napakalalim ng mga Tagalog. Tingnan na po natin, baka na iengganyo na po sila ng mga subversibong babasahin at nai-inject na po sa kanila ang mga impormasyon na hindi po dapat nila nababasa. Kasi napaka mapanlin lang ang mga babasahin iyan. Dadalhin talaga ang mga anak po natin yan sa isang sitwasyon kung saan sa huli tayo po ay iiyak, tayo po ay magsisisi. Napakagaling ng mga kaparaanan nila para linlangin ang mga kabataan. I-inject nila sa mga isipan ng mga ideals sa mga ideals ng mga kabataan na ito ang isang gobyerno na puno ng korupsyon, puno ng kawalan ng patutunguhan, social injustices at i-exploit po nila 'yon sa isipan ng mga bata na ito para magalit po sa gobyerno at sumabi po sa kanilang samahan. Tuloy po natin ang pakikinig kay Colonel Cabulok. Pero si Kate Plata, hindi man nagpaalam niya na punta ko doon para punta ko sa Armado. Hindi ganun. Sila daw ay mag-community immersion, tuturo sa mga hirap, ma-organisa. Yun ang sinasabi, pero actually, pupunta sila sa Armado. Hindi naman lahat, pero marami ang napupunta talaga sa Armado. Ito yung kwento niya. Ngayon. Napilitan din kami na sumurender. Kasi pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala lang kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivista ang tanging hangarin. Diba? Pasismo. Balikan natin yung pagpapasalamat nila makatapos ang press conference dyan. Ito po, panoorin po natin. Alam niyo mga tol, napaka pambihira ang sitwasyon na ito na ang isang nakaranas ng kidnapping, nakaranas ng pagmamalabis, nakaranas ng pananakot, magagawang humarap sa publiko nang merong saya kagalakan sa kanyang mga sinasabi. Kadalasan ang biktima po ng kidnapping, pang-aabuso at intimidasyon, natatakot, hindi makapagsalita sa harapan ng publiko. Pero kitang-kita po natin kung paano nila pinagdiriwang dito ang pangyayari na yan. No? Yan lamang makikita na natin kung gaano po nila minanipulate ang gobyerno para po pumabor sa kanila ang publiko. Kaya mag-ingat po tayo, baka nagagalit kayo sa gobyerno, mga kidnapper, ang mga sundalo. Meron diyang mga vlogger ngayon, meron diyang mga manunulat, kumakampi pa rito sa mga tao na ito at pinalalabas pa nila sa kanilang panulat na masama ang mga sundalo. Patuloyan din natin sa mga nangyari ng nakaraan na yung kabastuhan ng paglaban natin. Tama! Napatunayan ang kawastuhan sa kanilang paglaban. Ano ba pinaglalaban nyo? Yung reclamation sa Manila Bay? Pinatigil na nga yun ng Pangulo. Anak ng teting kayo. Anyway, ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Colonel Cabulok. Ipaglaban lang yung Manila Bay. Minangyari na yung project doon. Ang problema doon yung mga mangingistong mawawala ng hanap buhay. Talaga? Wala naman problema doon na makipaglaban tayo para sa ating mga polisiya. Kung kontra kayo sa polisiya ng gobyerno,
ikaw ay nasa mga NGO, ikaw ay nasa mga advocacy group. Walang problema, demokrasya tayo eh. I agree. They all have the right to express themselves. Walang problema. Kahit na ako ay komunista, hindi rin bawal maging komunista sa Pilipinas. Ha? Na repeal na yung Republic Act, I think 1700. No? Na dati ay nagbabawal, no? Naging subversivo pa, anti-subversion law. Walang problema. Ang maging problema lang ay kapag naghahawak na ng armas at nakikipagbarilan. At you, doon tayo mag-iingat. Ano? Mag-iingat tayo sapagkat mga magulang po tayo. Ayaw nating matulad ang ating mga anak sa mga na-encounter po ng ating mga sundalo, mga bata, mapapatay sa labanan. Sabi ni Colonel Kabunok dito, ayaw niyang makapatay ng kapwa Pilipino. Pero hindi maiiwasan yun kapag kasundalo ka eh. Alam nga naman na binabanatan kayo ng mga kabataan na ito sa isang armadong engkwentro, hindi mo ipagtatanggol ang iyong sarili. Kapag ka gumanti na ngayon ng militar, doon na napapatay itong mga kabataan na ito na sumasapi sa armadong pagtibakan. Napakarami na, hindi na natin maisa-isa ang kanilang mga pangalan. Kaya, mag-ingat mga magulang, paalala po sa inyo, kausapin po ninyo ang inyong mga anak para hindi po mapahamak. Kung ang tunay na katauhan ni Junila Castro. Meron siyang mga kasama. Parang si Alex Pakalda, di ba? Sumukurin, tapos ngayon, bumaligtad ang sinasabi hanggang sa nailabas ng gobyerno ang mga pictures niya na hawak ng patambling-tambling o may hawak na armas. Meron din yan si Gendy Malabana, nagsabi niya. Yan ang aabangan natin, ano? Kasi sabi ng ating gobyerno, patutunayan nila na ito pong dalawa na ito, si Junila Castro at saka si Jed Tamano ay miyembro po ng armadong pakikibaka. Ako ay karapatan member. Ako ay human rights advocate lang ako. Pero napalabas natin, nagpatambling-tambling na naman kasama ang mga kasama sa Supalpal. Ngayon, si Junila Castro, paano yan? Lalabas ang kanyang kasama. Junila, paano yan? Excited na kami. Excited na kami, Colonel Kabunok. Ano, sana mailabas na kagad soonest para i-vlog ulit natin. Pagtulungan na po natin mga kababayan, lahat ng mga vlogger, sana talakayin po ninyo ito pong ginamit na ito pong vlog ni Colonel Kabuno kasi komprehensibo po ito. Ano, hindi po ito balita lamang na walang opinyon. Ito ay balita na may opinyon at ang opinyon na 'yon nakabase sa katotohanan. Kaya dapat ipakalat po natin. Pero syempre, bilang respeto dito po kay Colonel Kabunok, hindi po natin tatapusin yung video niya. Kayo po ang pumunta sa kanyang page at YouTube, panoorin niyo po yon. Nang sa ganun, mas ma-appreciate niyo po ang mga sinasabi po dyan ni Colonel Kabunok. Ano? Binaba ko po ang link. I-click niyo po yon later after po ng ating live streaming. Nang sa ganun, matulungan din po natin yung algorithm ng kanyang channel para mas lumakas at mas marami po ang makapanood. Yung mga sinabi dito ni Colonel Kabuno, overall, ay paglalahad ng katotohanan sa nangyari dyan po sa pagsuko nitong si Junila Castro at saka si Jed Tamano. Nagsalita po, pinakita dyan ni Colonel Kabuno ang chief ng Public Attorney's Office at nasasaktan sila sapagkat bahagi rin sila ng nalinlang ng dalawa na ito. Pero imo, nagbigay ng written statement pagdating ng PAW, buo na yung written statement nila at sinuri ito ng PAW, sinigurado ng PAW na bukal sa kanilang kalooban ng kanilang mga sinabi bago ito tinranscribe sa written form at pina-administer sa kanila. Sila yung nagsasabi ng katotohanan at PAW ang katotohanan lamang. Unfortunately, hindi po nila ginamit yon sapagkat alam naman natin, sila ay nagsalita sa lungat doon po sa kanilang affidavit. Sinasabi nila, in particular, basahin po natin ang balita na ito. Yung tanong kung dinukot kami o voluntaryo kaming sumurrender, ang totoo po ay dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Isang malaking kasinungalingan po ito. Patutunayan ngayon ng ating gobyerno, hindi lang natin ipe-preempt,
Siyempre, kasi dapat akibat po niyan ang mga ebidensya. Ilan sa mga ebidensya ang ipinakita na po ng ating gobyerno ay ang mga pahayag nilang ginawa sa harapan po ng kanilang magulang, sa harapan po ng mga abogado mula sa Public Attorney's Office at kasama rin po ang mga representative ng Commission on Human Rights. Sabi pa nila rito, napilitan din kami na sumurender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin gusto na mapunta kami sa kustodiya ng militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yon, pinirmahan yon sa loob ng kampo ng militar, wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yon. Ganyan sila kasinungaling. Pero it defies logic. Kasi bakit? Dito sa video na ito, hindi mo mababanaag ang takot sa mga kababaihan na ito. Pasalamat ako sa lahat. Diba? Ganyan ba ang nakidnap? Ganyan ba ang na-intimidate? Ganyan ba ang tinakot? Nagbubunyi ka? Naghihiyawan? Proud na proud ka sa nangyari? Kapag ka ikaw ay biktima ng isang krimen, hindi ka makapagsalita halos, takot ang mananaig sa'yo. Lalo't alam mo kung totoo ang sinasabi nila, ang militar ang nasa likod ng pagdukot sa kanila. Kung totoo yun, matatakot ka. Pero hindi ganun ang nakikita natin dito. Diba? Ito yung transcript ng kanilang mga sinasabi dyan. Ang gusto lang namin maipakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado. Pakita nyo mga tol, sa salita pa lamang, galawang armadong pakikibaka na. Lantarang pasismo ng Estado, sa mga aktivistang tanging hangarin ay paglaban lang yung Manila Bay. May mga nangyayaring reclamation projects doon. Yung problema noon, yung mga mangingisdang nawawala ng hanap buhay pero nagagamit yung militar para mapigil yung pagkilos. Bakit kayo kailangan pigiling pa sa pagkilos? E ang linaw-linaw na ng kautusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan, itigil ang reclamation na nangyayari at pag-aralan ito muli ng Department of Environment and Natural Resources. Tumigil! Para saan pa yung pagsisigaw ninyo? Pinakinggan na kayo ng Estado. Wrong timing ang ginawa ninyo eh. Napaka wrong timing. Kung kailan, sometime in July pa lamang yata. O kung hindi ako nagkakamali, sabihin na natin August. Tigil ang operasyon dyan sa Manila Bay. Tapos gagamitin nyo ngayon, September, ipinaglalaban nyo yung boses ng mga mangingisda dyan sa reclamation area sa Manila Bay, eh sinusolusyonan na ng gobyerno. Napakamali ng inyong script, pero ang nakalulungkot, nalinlang ninyo ang gobyerno. Lesson learned dito para sa ating gobyerno. Kaya sana i-consider ng ating gobyerno sa mga susunod na panahon ang kasiguruhan na hindi magagamit ng kanilang platform para lamang ipakalat ang propaganda ng mga taong kumakalaban sa gobyerno.